Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong tumulong sa iba na udyo ka na magdemanda, pero yung sarili mong demanda, hindi mo maharap. So, eto na nga, no. Meron tayong nakalap na balita dito sa TikTok at nakita natin sa isang account, no. Mayroong nag-post na tungkol nga dun sa issue ni Hadi, yung sa chismis content vlogger na yung nakasuot ng Muslim-Muslim, no. Kasi nga, sa internet, kailangan meron kang mga identity. Kumbaga, parang yung pagsusuot niya nung damit na yun, yung pang-Muslim, ayun yung parang mag-identity niya para makilala sa internet. So, eto yung kanyang itsura talaga, no. Ayan. So, eto yung nakikita nating nakasalamin na to, eto yung parang dito may utang si Hadi and Siha, na eto ata yung sinasabi ni Madam Hampas Lupa na yung utang bayaran. Paano mo matutulungan yung iba kung yung sarili mo nga hindi mo matulungan, di ba? No, bago sumama sa ibang problema na naman, no. So panoorin lang natin to, no. Very quick lang to. Part 1 daw ito ay 3 minutes lang. So let's go. Oh, hello there, my very old friend Jocelyn Arcia Chua. So narinig natin, no, ano, Jocelyn Chua, no, parang yun yung pangalan nito ni Hadi Siha na to, no, aka Aya Joy or Hadi Siha, yun, no, yun, whatever. Well, I'm not doing this, and I'm going to do this only for you. I'm not making pasikat because it's not in my vocabulary. I'm not like you para making pasikat. Ito siguro sinasabi din Madam Hampas Lupa, and to clear out things as what you have sent. Kalma ka ba niyan? Para namang hindi. Parang galit na galit ka naman sa TikTok mo sa akin. Galit na galit? Gustong malakit? Ha? Ay! Okay, ang tao nga naman, no? Obviously. Di ba ganyan nga yung mga kasabihan nila? Yung mga taong may mga utang, kapag sinisingin muna, yun, sila pa yung galit. Eto na nga, yun. Para galit na galit at ilabas ang galit. At they're going to think a lot of reasons, a million reasons, para lang hindi sila makapagbayad. What you're talking about investment. Kung sinasabi mo yung about investment natin dalawa, and still investment pa rin yun, na kesyo hindi ako nagtago sa banko, ganyan-ganyan. Kesyo, you have your mentally breakdown or mentally stress, whatever, dahil buntis ka and I'm harassing you. Talaga ba? So, eh bakit ka kaya pumirma dito? Ano yan? Ano itong pinirmahan mo na yan? Jocelyn? Ayun yung pangalan niya, no? Jocelyn A. Chua, aka Hadi, no? Hadi Siha, no? Yun nga sinasabi ko kasi sa internet, kailangan magkaroon ka ng parang main character mo. Yun nga yung nakuha yung character, yung pagsusuot ng Muslim-Muslim, no? Tapos nagchichismis content, eto kagaya ko, no? Salamin-salamin natin. Kumbaga, eto yung character natin. Arsenio, ha? Ano to? 2016 pa nga, madam. Naku. Oh my God. Ayun pala yung sinasabi ni Madam Hampas Lupa, no? Ang tagal-tagal na, di ba? Chisme naman. Anyway, ang daming dapat sagutin. Pero I'm going to answer one by one all your accusations. Madam, so smart. Wala akong masabi sa'yo. Talaga naman, sikat na sikat, di ba? Just watch out for the part 2, darling. So doon na natapos yung part 1, no? Abangan na lang natin yung part 2. Nakita ko to kay Maleficent ata, parang Maleficent ata yung TikTok, no? Nakita ko doon 999 ata, 888, no? So panoorin na lang natin sa susunod na video. So eto nga yung sinasabi ni Madam Hampas Lupa na may utang nga to si Hadi. At makikita naman natin dito, no, hindi naman siya naka pa-Muslim, no, na damit, no, parang syempre for the content din kailangan may character talaga. Medyo nagkakaroon talaga ng misleading dito. Kahit ako, no, halimbawa ako talaga Muslim. Tapos nakita ko ganun yung panonot nung babae. Parang maiisip ko, ah, Muslim siguro to. Parang supporta na rin, support, subscribe. Para siguro makahakot din, hindi natin alam din, no. Pero maaaring tama rin si Madam Hampas Lupa, no. Pero hindi ko alam kung bayad na nga yung utang neto ni Hadi Siha dito kay ako sino man tong babaeng nakasalamin na to. Abangan natin sa part 2 kasi part 1 lang to, maiksi lang, 3 minutes lang. So ayun lang, no, abangan natin to. Like, share, and subscribe. Bye-bye.